kamakailan ka ba yan ay napabalitang tinuturuan ng mga tauhan ng pamahalaan ang mga mangingisda ng Lawa ng Laguna tungkol sa pagpoproseso ng kanilang mga huling isda. Maging sa ibang lake sa Pilipinas upang lalong makinabang ang mga ito sa kanilang hanap buhay. Sa Laguna Lake, ang isang proyektong napabalita ay ang ukol sa tinatawag na knife fish, isang uri ng isda na pwedeng pakinabangan ng ating mga kababayan. Subalit itinuturing na predator fish, nanginginain ng iba't ibang uri ng mga isda sa lawa na pinakikinabangan ng mga nanguhuli at ng mga nag-aalaga. Kamakailan ka bayan ay naging paksa na rin ito ng ating palatuntunan at ngayon sinunda ng mga dalubhasa sa ilang ahensya ng gobyerno upang mabawasan ang pinsalang dulot nito sa mga alagang isda sa lawa at mapakinabangan pa. Napatunayan ng ating alamin na ito ay masarap kainin, lalo na kung pinoproseso. Ito'y naging paksa sa mga fish processing seminar ng GSK ng ating palatuntunan at naituro ang mga paraang pwedeng gamitin. Knife fish, kabayan! This is a project actually of the Taguig local government. Tapos, parang kumarga kami doon sa project nila. In our own little way, makatulong na masimulan yung proyekto. But eventually, itutuloy-tuloy din po ito ng Taguig government. So, kami yung nagsimula nito. And then, unti-unti, per barangay yung ano namin. So, for now, barangay Lower Bicutan, later on, barangay Bagong Bayan. And then, hopefully, kung may pera na kami na makakalap, later on, yung bawat barangay ma-cover namin. And speaking of financing, sabi niya, kung may makakalap, ano ang pinaka-role dito ng Rotary sa Germany? Anong role nila rito? Sila po yung nagbigay ng funds para po ng donation para masimulan po yung project na to. Ayon sa ilang ulat, ang knife fish ay nagbuhat pa sa ibang bansa at ito ay naipasok sa Pilipinas bilang ornamental fish o tinatawag nating aquarium fish. Subalit ito ay maaaring nailagay o nakawala sa lawa tulad ng iba pang isdang predator at nakapamiminsala sa mga proyekto sa lawa. Subalit tulad din ng ibang isda, kabayan, maaari pa rin pakinabangan ang knife fish bilang pagkain. Nakatutulong sa pagbibigay pagkain sa maraming Pilipino. Lahat ng alagaing bigay ng may kapal, kabayan, ay may pakinabang at makatutulong sa kabuhayan ng mga tao. Knife fish, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kaljeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko center. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Abik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit.
BIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Mamaya kabayan, mga proyektong makapagbibigay pa rin ng kita at hanap buhay sa maraming Pilipino. Dagdag kaalaman mula sa ating palatuntunan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa Hog Raising Seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management, at PIGS o ang tinatawag na baboyang walang masamang amoy. Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, napag-uusapan ang mga livelihood projects sa ating palatuntunan. Sa Simulat sa Pool, ito na ang isa sa mga proyektong isinusulong ng ating programa sa paghahayupan, paghahalaman, pangisdaan, at mga palatuntunang pangtahanan. May mga dalubhasa ang ating alamin na kaugnay sa mga proyektong nabanggit na may layuning matulungan sa paghahanap ng ikabubuhay ang marami nating kababayan na hindi kailangang maghintay ng bigay o tinatawag na dole out mula sa gobyerno, wika nga. Dapat magkaroon ng pagsisikap ang lahat upang maging maayos ang buhay. Sa mga proyektong isinusulong ng ating alamin ay ang ukol sa pag-aalaga ng baboy para doon sa may espasyo o mga lugar para sa alagaan. Wika nga, hindi lahat ay pwedeng mag-alaga ng baboy. Ito'y maayos sa mga kanayunan o kaya'y sa labas ng mga syudad. Naririyan ang ukol sa mga native pigs na magbibigay ng agarang kita. Ito'y gamit sa pagpaparami, sa karne, at sa tanyag na lechon. Ang lechon kabayan ay hinding-hindi mawawala sa Pilipinas. Sa kabilang dako, nariyan din ang mga puting baboy na paramihin, magaang alagaan, maraming biik ang bigay, at hindi nawawala ang karne sa pamilihan. Ang payo nga ng ating palatuntunan ay malawak ang pag-aalaga nito upang makatugon sa pangangailangan sa pagkain sa pagkainan at nagbibigay pa ng kita at hanap buhay. Ang mga dalubhasa ukol dito kabayan ay may mga kaalaman para sa pag-aalaga ng nasabing hayop. Ano yung mga F1 yun? No, pang ano yun? Terminal bores yun. Terminal bores. Ah, terminal? Oo, terminal bores. Yan. Yung mga F1 ito na meron lumalabas sa F1, di ba? Anong ginagawa rin? Karne rin. Market. Ah, saka market na. Hindi, pag kinross mo ng mga ng pitrain to pitrain, pure yun. Hindi F1 yun. Tignan mo na, may mga nagtatanong. Halimbawa, nakakuha ko ng F1 sa iyo na mataas ang lahi nun, ano? Oo, mataas yun. Nagtitipid yung isang farmer, ano? Kukuha siya ng mga anak yun. Siyempre, may babae, may lalaki. Oo, meron. Kung sakasakaling wala akong pambili mula para sa John and John Farm, pwede ba silang kumuha ng mga ano ron? Hindi recommended yun. Yun nga ang kagandahan. Pwede na rin gawin yun kasi meron kaming Chester White na barako. Pagka yung mga babae mo na bahida ng Chester White na barako, pwede ka na kumuha ng mga anak nun as gagawing F1. Actually, bumili ko ng inahin. Na F1 yun, di ba? Oh, F1.
nanganak. Oh. Nagkaroon ng mga babae. Sabi ko, teka muna, baka ano, baka wala akong pambili ng aking mga inahin. Pwede bang kumuha sila inahin doon? Pwede, pwede, pwede. F2 na 'yon. F2 na 'yon. Oh, pwede 'yon. Anong mga kakalabas? Anong gagamitin kong barako? 'Yon, doon papasok ang Chester White. Kabayan, kung babalikan natin ang mga naipalabas at naipaliwanag ng ating alamin, walang dahilan para mawala ng ikabubuhay ang maraming Pilipino. Marami tayong proyekto at hanap buhay na maaaring pasukan. At ang isang sektor ay ang pananakahan at pangisdaan at pangingisda. Kung nariyan ang tulong mula sa pamahalaan, walang kagutuman sa ating bansa. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Calgeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga nabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Abik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, ilang proyekto pa rin kapaki-pakinabang kahit na sa kalunsuran ang ating ipakikita pagkalipas lamang ng ilang sandali. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa hog raising seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management, at PIGS, o ang tinatawag na baboyang walang masamang amoy. Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Bueno, kabayan, pag-ukulan natin ng panahon ang ilang request mula po sa ating mga tagapakinig sa ating palatuntunan. Unahin natin yung mga tanong mula kina Satur Bongkadin ng Tondo, Maynila. Ang ukol sa naipalabas nating pag-aalaga ng isda sa mga drum. Kung pwede, kahit na anong isda bukod sa tilapia ang ating pwedeng alagaan.
Alam po ninyo, pwede po ang mga ito. Ang maire-recommenda po bukod sa tilapia ay ang hito at pangasyus na hindi gaanong maselan sa tubig, na ibebenta din at panghapagkainan pa at madaling palakihin. At ang iba pang proyekto ay ang tinatawag po nating Honey Bee Production mula kay Carlos Centeno ng Quezon City. Okay po ba ito sa kamay nilaan? Alam nyo, hindi problema ito sa Metro Manila. Katunayan, ang isang lugar na amin pong nakunan ay yaong malapit pa sa Luneta at sa Rojas Boulevard dahil lang po sa napakaraming puno doon. Maraming nektar ang available. Sa Quezon City, naroroon din ang honeybee project sa Circle at maraming honey at pollen ang nakukuha. Hindi problema ang mga kaalaman ukol dito. May seminar po ang ating palatuntunan sa GSK, Honeybee Production. Dito sa particular na insidenteng ito, ano ang pagkukulang o kakulangan na dapat natin banggitin at maiwasan? Ito kaya nangyari itong nagkaroon ng barcomb, tinatawag natin barcomb o bracecomb. Sinadya nating pabayaan na hindi natin galawin ng ilang linggo itong honeybee. Pero dapat hindi mangyari ganito ang colony nyo. Dahil nga hindi natin ginalaw ng ilang linggo, nasubukan natin na merong pumutok o merong bumulaklak na puno. Yan ang honey flow pa sa paligid. Nagkaroon ng sobrang honey, yan ang surplus honey. Ibig sabihin, itong mga honeycomb yan, ano? Oo. Yan yung natural na ginawa ng mga bee. Yan, oo, mga brace. Bakit nila ginawa yan, ano, Bert? Kasi kailangan nila, wala na silang paglalagyan ng ano ng honey. Out of their necessity, kailangan ng comb, extra comb. So, nagkaroon ng bar comb. Kung yung nasa ilalim, marami ng bees, marami ng larva, hindi lang may store yung honey sa brood sa comb, gumawa sila ng extra comb. Alam po pala, Del, pagka palagay niya nagkukulang sa bahay at saka dun sa paglalagyan ng supply ng honeybee, ano, o ng honey, sila na palang gumagawa ng paraan. Nakita mo yan. Bilang beekeeper, kailangan alam mo yung pangangailangan nila. Ano-ano mga pangangailangan na dapat nating isaalang-alang? Na dapat hindi ganito mangyari. So, kailangan maagap ka. Alam mo na maraming mag-emerge na larva o na bees sa mga ilang araw pa lang mag-emerge yon. Kailangan antabayan mo na ng foundation, mga wax foundation at frame. Kung nasaksakan mo to ng foundation, naagapan mo, hindi mangyayari tong barcomb. Idodraw nila yung foundation at doon nila i-imbak yung pulot. Ang honeybee production, kabayan, ay madaling matutunan at may bigay pang kita sa mga nag-aalaga. May seminar po ang GSK ukol dito at malaki ang demand sa honey o pulot at pollen. Tawag na, kabayan, ukol sa honeybee production. Q&A, kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Cajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong baboyang walang na-research ko sa internet. Okay siya.
hanak nga hindi ako nagpa ligo ng baboy buhat nung from Abik hanggang sa event ako, hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Ang susunod po natin ay mga seminar sample mula po sa ating GSK ng ating palatuntunan pagkalipas lamang ng ilang minuto. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa Hog Raising Seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management, at PIGS o ang tinatawag na baboyang walang masamang amoy. Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, kung pag-uusapan ang mga proyektong maaaring magbigay sa inyo ng hanap buhay at kita, hindi mauubusan ang GSK ng ating programa. Marami kayong mapagpipilian sa GSK, pananakahan, pangisdaan at mga proyektong pangtahanan. Livelihood projects na ang kailangan ay maliit na puhunan lamang. Narito po ang isang sample ng seminar mula po sa GSK. Panoorin po ninyo, kabayan. Kaunang magiging dahilan natin kung pag-aalaga ng baboy ang pag-uusapan. Ano kaya? Income. It should be money. Dapat tsakin natin na pag tayo ay pumasok sa pag-aalaga ng baboy, tayo ay kumita. And if possible, a lot of money. Now we will start with this. Gross income of 52,500 pesos per sow per year. Kada isang inahin, you can generate an income of 52,000 pesos. Bawat isang inahin na inaalagaan. A net income of 23,000 per sow per year. Ang tinatarget talaga natin dyan is we will make money na hindi bababa sa 2,000 kada buwan kung tayo ay nag-aalaga ng inahin. That will be very ideal. 2,000 pesos from one sow per month. Pwede pa natin yung itaas hanggang 2,500 if we can make our production system very efficient. Babawasan natin yung tapon ng resources. And the resource na kadalasan nasasayang ay feeds. Yun din yung pinakamalaking cost doon sa swine production. We can achieve that income kung kaya nating mag-produce ng 25 piglets per sow per year. Kung makapagwalay tayo ng 25 biik mula sa isang inahin sa loob ng isang taon.
At ibig sabihin ng 25 na yon, dapat walay na biik na maganda yung quality, yung naibebenta sa tamang presyo. Sino ang familiar dito sa mga figures na yon? 30 plus 10 equals 154. Yun yung number of days, araw ito. These are all number of days. 114 is the gestation period ng baboy. Ito yung haba ng pagbubuntis ng isang inahin. Okay? Simula papabulugan yung inahin. Kung successful ang pagpapabulog or ang pag-artificial insemination, in 114 days, plus or minus 2, manganganak yung inahin. Yung 30 is the lactation period. Yung 10, the 10 there is what we call the non-productive days. Non-productive days because this is the period between weaning nung pagwalay ng biik at saka doon sa pagpapabulog. Yung magbubuntis na ulit ang inahin. The objective of the swine industry is to reduce 10 to 5, if possible. Na dapat 5 araw pagkatapos mawala yung biik, ay mag-heat na ulit yung inahin para mapabulugan na. Kabayan ng mga seminar na ito ay naisasagawa sa GSK Center ng ating alamin sa Paranaque at nagagawa rin po sa Agri-Fishery Farm ng ating programa na kung saan ay marami din kayong makikitang proyekto bukod sa inyong sasalihang seminar. Kaya tawag na kabayan para po sa mga seminar na inyong nagugustuhan. GSK ng ating palatuntunan. Mamaya kabayan, antabay po kayo sa ating extension service, Pulong-pulong Pangkabuhayan ukol sa PIGS at Pakaing Feed Pro, pagkalipas lamang ng ating alamin advertisers directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin itatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Sa ngayon, kabayan, maraming kababayan po natin ang nasisihan sa dahilang marami ng mga bayan-bayan ang nagbibigay daan sa pag-aalaga ng baboy bilang isang regular na proyektong panghanap buhay. Sa dahilang ang mga paraang inialok ng FeedPro at ating alamin ay hindi nakapagbibigay ng problema sa ating kapaligiran. Iwas sa masamang amoy.
Ito po ang PIGS o Babuyang Halos Walang Masamang Amoy. At palagi ang paksa sa mga pulong-pulong pangkabuhayan na aming naisasagawa. Gusto ko lang pong magtanong. Dalia De Jesus po. Ako po isang agricultural technology sa agriculture office. Kasi ako rin po naman, nagkaroon ng piggery, kaya lang inalis ko na gawa ng residential. Pero ito pong inyong pigs, siguro po ito, katanungan ng maraming mga backyard raiser. Yung kasing type ng housing na pinaliwanag ni Doc, baka hindi pa kayang i-afford nung mga backyard raiser. Ang tanong ko po, para hindi lang para sa isa, para sa lahat na backyard, advisable rin po ba o hindi delikado na pag-alagaan nila ng baboy yung kanilang kulungan na ang ipapakain yung inyong pigs? Na nakasimento po. Oo, yung dati nila na nakasimento. Kasi sa totoo lang po naman, kasi si Sir Jerome, yung pamangkin ko si Pepe, siya naggawa ng kulungan ni na Ma'am Marlene. Eh, syempre po, malaking halaga yun. Sa hollow blocks, eh syempre yung mga backyard raiser, maliliit lang ang puhunan. Hindi po ba delikado na ang ipapakain? Kasi sabi nyo, walang antibiotic, walang hormones, na kumpara roon sa mga commercial na manukan at babuya na ilang day old lang, meron na silang mga hormones and antibiotic. Ang tanong ko nga po, kung hindi delikado, kasi baka malugi lang pag ipapakain yung pigs ninyo na kumbaga, organic, kung sasabihin ko na organic, kasi ang organic, walang hormones, walang antibiotic, kasi nag-training rin naman ako ng organic farming. Yun lang po, at para po sa lahat. Ayan po, pinakita ko po yung iba't ibang klase po ng kulungan na kung saan meron yung talagang pinakamura, depende sa budget po ninyo, hanggang doon sa talagang may budget. So, mamimili po kayo doon. Pwede rin naman yung existing na kulungan ninyo. Bakit? Dahil meron tayong probiotics. Ang probiotics, kahit in absence of the antibiotic, it can combat with the bad bacteria. Pero tatandaan natin, kailangan pa rin natin ng vaccine dun sa ating mga alagang baboy. Dahil yan ay viral in nature. Mas kailangan pa rin natin magbigay ng ganon, tapos ang ipapakain natin ay yung ating fish. Yun naman ay binubus niya yung kanyang immune system for the specific cause ng specific viral infection na pwedeng tumama. Pwede pa rin po, kaya lang, pag wala po kasi tayong wallowing pool, ang magiging sistema lang po noon, mas madalas ka nga po magpaligo. Ayan, siyempre, mas parati kang malinis. Ang hinahabol po natin ay para medyo yung time ninyo ay medyo maida-divert din doon sa ibang pwede pa ninyong gawin. So, mas na lilimitahan natin yung parating paglilinis ng kulungan. Yun yung isa sa mga benepisyo. Kailangan pa rin, kapag ang kulungan ay yung simento, kailangan pa rin yung mga antibiotic. Bakuna. Kasi, Doc, naranasan ko po kasi yan, meron akong piggery. Talagang nanganak, yung aking mga inahin, meron akong 5 sow level. Yung mga anak niya, pag inianak, parang yung sa nagtatay ng dugo, para bang nagkaroon ng patay kaagad pag kinabukasan. Minsan, patay, 5, 3. Kaya inaano ko nga yung kung ang pits hanggang, ano yun eh. Sasagutin ko po. Sagutin. Marami pong klase ng pagtatay, nagkukos ng yung mga dilaw, ito yung mga tinatawag natin mga E. coli. It can combat with the mga ginagamit natin mga probiotics. Magkaiba po ang antibiotic. Ang antibiotic po kasi kahit pagka tinamaan ka ng viral infection, kahit gaano karaming antibiotic ang ibigay mo, hindi nun pakikinggan. Kaya bakuna ang ginagamit natin. Ang bakuna kasi, ito halimbawa doon sa ating hog cholera vaccine. 2 ml yan, regardless of size, regardless of age, 2 ml kada ulo ng baboy. Para maiwasan nating tamaan ng hog cholera dahil yan ay viral. Pero pag dun sa mga bacterial cause, syempre magbibigay tayo ng probiotic. Kapag hindi dininig ng probiotic natin, that's the time na magbibigay tayo ng antibiotic. Pero at least nalilimitahan natin yung paggamit. Hindi yung talagang all throughout meron tayong antibiotic. Kabayan, tulad ng mga naisasagawang pulong-pulong pangkabuhayan,
sa lalawigan ng Rizal, padadako naman ang ating alamin at feed pro sa mga bayan ng San Nicolas sa Batangas at sa lungsod ng Calamba sa Laguna, na kung saan ay muli po nating ipaliliwanag na kahit na sa mga kalunsuran ay maaaring maisagawa ang pag-aalaga ng baboy sa maayos na paraan. Walang dalang masamang amoy at makatutulong pa sa mga kababayan natin sa kanilang kabuhayan. Extension Service Kabayan, hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng Feed Pro. Sa Feed Pro, lahat ng sangkap ay likas at walang dalang pinsala sa ating kapaligiran. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Cajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong baboyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, sa huling bahagi ng ating programa, proyekto pa rin bigay ng mga lawang tulad ng sa Laguna at Rizal. Water Lily Kabayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa Hog Raising Seminar ng GSK upang matutunan ng breeding, housing, farm management, at PIGS o ang tinatawag na baboyang walang masamang amoy. Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo, kabayan, kung pag-uusapan ang mga bagay na ating nakikita sa ating kapaligiran, may mga pakinabang na bigay. Kahit yaong iniisip nating basura o nakapamiminsala, walang pakinabang o salot sa ating kapaligiran. Kung ating pagtutuunan ang pansin ng lahat, kabayan, ang mga bagay na nilikha ng ating may kapal ay may bigay na dahilan o kaya'y pakinabang. Maging hayop, isda, halaman, o anumang bagay. Bigyang pansin na lamang natin ang mga halamang tulad ng water lily, water hyacinth, sa mga ilog at lawa. Kung pag-uukulan ang pansin nito, malaking pakinabang ang bigay nito sa ating kabuhayan. Sa ngayon, maaaring ito'y problema sa mga ilugan. Pero sa totoo, kabayan,
pinamamahayanan ito ng mga itlog ng mga isda. Ang mga dahon at tangkay nito ay maaaring gamitin sa maraming proyekto. Matagal na rin namang panahon sa ating palatuntunan na binibigyan po natin ng halaga ang water lily at naging paksa pa natin sa maraming pagkakataon. Ito'y gamit sa paggawa ng papel na atin na rin naipakita. Ito'y gamit na ating nakikita sa mga tahanan. Decorative materials pa, kabayan. Kung kaya't ngayon natutuwa tayo sapagkat may mga bayan-bayan na sa ating bansa ang nagbibigay ng pansin sa water lily. Ilan dito ang mga nakaugnay ng ating palatuntunan, kabayan? Noy, itong dala ninyo mga water lily na yan, ano? Mga gawa po sa, ginagawa po sa sumlero. Okay, pero yan, kinuha ninyo tuyo na o basa pa? Basa pa. Saan po ninyo kinukuha yan? Di sa mga ilog ng... Sa lake ng ano, ng Laguna. Laguna de Lake. At paano yan? Pinatutuyo mo na bago gawin? Pinatutuyo bago binibilad sa araw ng mga isang linggo. Pero bakit napakahaba? Ganyan po sukat ng mga mahabang lili. Yung dahon, nasa na? Andam, naiiwanan doon. Ah, naiiwanan. Pero yan ang pinaka? Pinaka ginagawa naming sumbre. Hindi, yan ang ugat, ganun? Pinakang katawan. Yung katawan? Katawan ng water lily. Sa buong lawak ng Laguna Lake, nakakailang kilo kayo? Ng water lily? Piraso. Ilang piraso yan? 1,000 piraso po. 1,000 piraso. At yan, nagagawa nating mga produktong? Mga chinelas, chinelas, sombrero, banig. Ganito? Sombrero. Ba't naman napakabigat nitong sombrero ko? Sariwa pa. Sariwa pa. Parang helmet ng Hapon. Eh, no? Okay, kabayan ko. At pagka ginagawa na yan, sinong gumagawa niya? Mga kababaihan o kayong mga kalalakihan? May kalalakihan, may kababaihan. At kanya-kanyang mga role lang sila dito. At ito, lahat na ito, galing na lahat sa lake. Sa lake. Galing lahat po yan saan. Hindi, pagkatapos niya, saan dadali niyan? Sa... Doon na sa loob? Oo, sa loob. Pagkatuyo na. Mga ilan linggo? 2 linggo? Mga 2 linggo, 1 linggo yata ang ano niya. Pagkatapos pwede nang pa ilala, no? Ilalala na yan. Hindi natin dapat baliwalain ang mga bagay sa ating kapaligiran, kabayan. Yung inaakala nating walang pakinabang ay baka makatulong pa sa ating kabuhayan. Ang lahat ng mga ito, maging hayop, isda, halaman at marami pang iba, mga labi tulad ng ipa, at mga labi sa bukid na may bigay na pakinabang kung pag-uukulan ng pansin at pagpapahalaga. Tulad na rin ng water lily, kabayan, may bigay na pakinabang, may bigay na kita at hanap buhay kung tayo po ay magigising sa katotohanan at magbibigay ng panahon at kakayahan ang ating pamahalaan. Okay, kabayan, si Nonoy, si Roland, kabayan ko. Isang pakinabang na nakukuha po natin sa mga halamang tulad po ng water lily, water hyacinth na matatagpuan po sa ating mga kailugan, sa mga lawa at sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Nagpapakilala po, kabayan ko, na ito ay hindi basura, no? Hindi po salot, kabayan, kung hindi isang pakinabang, pakikinabangan po ng ating mga kababayan sa larangan po ng mga palatuntunang pangtahanan, kabayan. Water lily, kabayan ko, sa ating palatuntunang ating alamin. Ayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube,
Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa Palatuntunan, ating alamin.